Magandang araw na naman mga peeps. May gagawin na naman tayo ngayon. Nakita nyo to. Gas tank ito ng motor. Nalinisan ko na. Nakita ko rito na may mga butas. Isa, dalawa, tatlo, tsaka meron pang tatlong malapit ng mabutas ng part. Ang gagawin natin ngayon, mag-DIY tayo, ayusin natin to, tatapalan natin yung mga butas. Kung magpapagawa kayo nito, gagasto kayo ng mga 1,000 to 1,500 o mas mahal pa. Kaya ngayon, mag-DIY na lang tayo, mas makakatipid ka pa. Ang puhunan mo lang, pawis lang, at saka magagasto mo lang ito. Ito 60 pesos lang, nabili ko dyan sa may hardware. 60 pesos. Itong gagamitin natin para tapalan yung mga butas. Papakita ko rin kung ano yung resulta ng ginamit natin, kung effective ba o hindi. Okay, so ngayon, magmi-mix tayo. 1:1 nito. Meron na siyang pang-mix. Yeah, i-mix lang natin ito ng 3 to 5 minutes. Tapos i-apply natin. Sabi kasi rito mga 5 minutes. Magadry na. Pero 24 hours yung maximum na effectiveness niya. So, mag-mix na tayo. So, buksan na natin ito. So, sa mga kapatid natin dyan na nanonood na hindi pa nakasubscribe sa channel natin, click nyo yung subscribe at huwag nyo kalimutang magpindot sa notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. So, meron tayong relo rito. Maglalagay na tayo dito sa mixing natin. Mixing table. Makikita nyo, wala pa tong butas. Eh, ang sekreto dyan, ito lang din naman yung pambutas mo. Ayan, yung takip. Ito lang din takip. Ayan. Una, dapat pareho. Pareho sila ng kadami. Tansyahin mo na lang kung gano'ng karami yung mga gamit mo. Ayan. Pangalawa, itabi mo lang para makita mo kung pareho pa sila. So meron tayong orasan dito, so 3 to 5 minutes, so mga 4 minutes na lang natin siya ihalo. Yan, counterclockwise, clockwise, counter, yan lang. Yan. Kaysa naman gumasto ka pa ng malaki, ikaw na lang gagawa. Diba? Madali lang naman to eh. Ayan. So, ayun peeps, mga 2 minutes na. Ayan, medyo lumalapot na rin yung minimix ko rito. So, normally ginagamit itong mga epoxy adhesive na to sa mga bakal, plastic, yan, yung mga butas, yung mga ginagamitan ng may oil, may mga tubig-tubig, yan. Ito yung ginagamit. Yan. So, sa mga mag-DIY, sa mga motor nila, tune in lang kayo sa channel natin kasi puro about sa motor ang mga content natin ngayon. So, salamat sa mga nanonood saka sa mga nag-subscribe na. Okay. So, malapit na to. Pwede na to. Medyo malagkit na. Medyo malagkit na. Okay. So, 3 minutes na. Doon na tayo sa 3 minutes. Ito na dyan.
Ito yung butas. So, lalagyan na natin. Ayan. Ayan. Natakpan na yung butas. Lagyan din natin yung maliit na butas. Tsaka yung malapit ng mabutas na part. Ayan. Mabilis siyang tumigas, mga peeps. Medyo matigas na nga siya. Normally dito nabubutas kasi nababasa, nainitan, nagagasgas, nadidiinan. Kaya mabilis kalawangin dito banda. Sakto lang din yung na-mix ko. Ayan, konti na lang. So, tatapal ko na lang to. Malapit na siyang matuyo, mga babes. Okay. Tapos na. Medyo malagkit na siya. Oh. Kita nyo naman, medyo tumigas na. Okay, so ubos na. Na. Ngayon, observahan na lang natin. Ayan. Yung mga peeps, so orasan muna natin. Check ko within 5 minutes. So ayan peeps, mga 30 seconds na lang. So check natin kung tuyo na. Ayan, tuyo na nga siya. Pero sabi ng directions, at least 24 hours makukuha yung complete na effectivity niya. Okay? So, hintayin na lang natin ang 24 hours. Pero masasabi ko lang, maganda yung so far, maganda naman. So check natin bukas kung ano yung result. So hintayin natin yung 24 hours tapos review natin kung totoo bang matibay yung nabili kong 60 pesos. So ito na yung result, mga peeps, after 24 hours. Ayan, natuyo na siya. Ayan. So, test natin kung matibay. Ayan. Yung tibay na lang siya. Tumigas siya. So, masasabi ko lang, sulit yung 60 pesos na nilagay natin. Ayan. So, konting lihan na lang to. Ayan. Tapos, pipinturahan na lang. Okay, so papakita ko na lang yung finish product after ko mapinturaan to.